Vayan muling magtipon, pangitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ating ialay ang ating misang ito sa ating Ama sa pagpapasalamat natin sa Kanya sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa atin. Gayun din ang intensyon natin ngayong tayo dumadalaw dito sa pamasandambana ni Santo Padre Pio at kagalingan din para sa lahat ng mga may sakit. At upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito'y aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kakapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo
sapagkat alam naming kahati namin kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ang lahat. Ang aking dalangi'y dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelyaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang lahat po'y magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwang kayo at magsaya, sa langit ay liligaya. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok at pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo't magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayun din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna na sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa atin pong lahat.
Sa atin, pag sinabing mapalad, mas madaling ilagay sa salitang maswerte. No? At maswerte, mapalad, mayroong unang batayan ang pagtingin ng tao dahil sa mayroon siyang material na bagay. Mapalad ka, maswerte ka pag maganda ang iyong bahay, mayroon kang mamahaling sasakyan, mayroon kang koleksyon ng mga alahas, ginto, diamante o pera. Mapalad, maswerte. Kung minsan yung kapalaran din inagdadala sa tao sa kanyang estado, halimbawa po'y pinanganak na siyang talagang mayaman, swerte nun, hindi na magahirap. Halimbawa ay siya ay sikat dahil sa siya ay mayroong talento sa kanyang kagisigan o sa kanyang kagandahan. Parang nung magsabog ang Diyos ng biyaya, ang sabi ay sinakap na niyang lahat. Ano ho? Sa ating pagtingin bilang tao, yun ay mapalad o maswerte. Pero kabaligtaran sa Ebanghelyo na atin hong napakinggan ngayong araw na ito, sapagkat ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ay mapapalad daw ho yung mga aba. Ito po ay tinatawag na 8 Beatitudes. Siguro ho, dahil siguro walang salitang pwedeng mailagay sa salitang Beatitudes, na ang inanggalingan hong salita ay beatido, beatitudo sa Latin, na ang ibig sabihin po ay blessedness, o kaya ay sa Greek, ang ibig sabihin po ay makario, na ang ibig sabihin naman ay happiness. Siguro hindi ma-translate ng huso sa Tagalog, kaya ang inilagay ay mapalad. Pero ang talagang kahulugan po ng salitang ginamit ng ating Panginoong Jesucristo, kung ating atunghayan ang Latin at ang Griego, ay beatitudo at makario, blessedness and happiness. Kaya ang gustong tukuyin ng ating Panginoong Jesucristo, hindi yung mapalad na maswerte dahil sa material na bagay o sa kanyang estado ng buhay, kundi yung gustong tukuyin ng ating Panginoong Jesucristo, kayo ay mapalad sa buhay espiritual kapag ito'y inyong naisa sa buhay. Atin pong isa-isahin, maganda po itong isa-isahin ay, paano mo asabihin sa iyong sarili na ikaw ay mapalad sa paningin ng Diyos? Una, aba, na nangangailangan ng Diyos. Sa English, poor in spirit. Ano ang katapat? Hindi mo kailangan ang Diyos. Kaya yung unang pagiging mapalad, kapag tayo'y aba, na nangangailangan tayo ng Diyos. Ikalawa, nahahapis, those who mourn. Ano ang katapat? Hindi marunong mahapis. Ang ibig sabihin po nito ay yung bagang sa iyong sarili ay ikaw ay nagtitika. Ako'y mahina, ako'y makasalanan, ako ay may kakulangan. Yun ang gustong tukuyin ng ating Panginoong Jesucristo, nahahapis. Pero yung isang bahagi, hindi mo kailangan ang awa ng Diyos. Pangatlo, mapagpakumbaba, meek. Ano ang katapat? Palalo, mayabang. Pang-apat, nagmibithing makatupad sa kalooban ng Diyos, hunger and thirst for righteousness, na ang ibig sabihin po sa simpleng salita ay masunurin. Pag ikaw ay masunurin, tumutupad ka sa kalooban ng Diyos, ikaw ay mapalad. Pag ikaw ay mayroong kasamang matigas ang ulo, masakit sa ulo. Mahirap ang mayroong kasamang matigas ang ulo. Ano ho? Kayo ang mga magulagan nandito, pag matigas ang ulo ng anak mo, ko, nakakahiblad. Ako minsan po ay mayroong kasama hong sakristan. Inapagsabihan ko yung sakristan ay matigas ang ulo. Alam niyo, sabi ko dun sa bata, utoy, mag-uwi-uwi na lang sa inyo. Ayokong mamatay ng maagap. Kapag tayo pala ay nagmimit
nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, mapalad dahil masunurin. Panglima, mahabagin. Ang habag ay kapatid daw po ng pag-ibig. Merciful. Ano yung mga taong walang grasya ng biyaya ng Diyos? Yung mga walang heya. Anong ating inasabi? Wala ka namang awa eh. Nakikita mo na yung kalagayan ko. Hindi mo pa ako kinaawaan. Kaya tayo'y mapalad kapag tayo ay mayroong damdamin ng pagiging maawain. Minsan daw ho'y pag ikaw ay naaawa, ay nalilimutan mo na daw ho yung kanyang masamang ginawa. Pansinin niyo yung mga magulang pong nandito. Yung anak mo, kahit pagkasama-sama na inawalang hiya ka, pag umiral yung awa, nalilimutan mong lahat ng kanyang ginawang masama. Yung tao na gumagawa sa iyo ng masama, pag umiral yung awa, nalilimutan mo yung kanyang mga ginawang masama. Ika-anim, sinabi ni Kristo, mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, peacemakers. Ano po ang katapat? Yung gumagawa ng commotion, yung gumagawa ng kaguluhan. Pag ikaw ay yung taong tismos at saka tismosa, yan. Ikaw ay gumagawa ng kaguluhan. Inapag-away mo yung iyong kapwa. Pero kapag gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, gumagawa ka ng mabuti, ikaw ay mapalad. Pangpito po, malinis na puso. Pure in heart. Ang ibig sabihin po'y namumuhay sa katotohanan at namumuhay sa katarungan. May konsensya. Kayo po bagay meron pang konsensya. At pangwalo, inaalimura, inuusig, at pinagwiwikaan ng masama. Ano yung katapat ng mamaltrato, nagsisinungaling, at nagbibintang? Kaya kung yung walong iyon daw po'y isa sa buhay natin, tayo'y nandoon sa diwa ng beatitudo. Anong ibig sabihin? Blessed. Blessedness. Beatitudo. Kapag isinasabuhay mo yung walong iyon, ikaw ay tumatahak patungo sa kabanalan. Kaya atin pong isa-isahin, ikaw ay patungo sa kabanalan. Una, kailangan mo ang Diyos araw-araw. Pangalawa, nasa Diyos ang iyong kaligayahan. Pangatlo, ikaw ay nagsasabuhay ng pagpapakumbaba. Pang-apat, ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pang-lima, ikaw ay nagiging maawain at mahabagin sa iyong kapwa. Pang-anim, ikaw ay gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa at hindi ka nagiging daan ng kanyang pagkakasala. Pang-pito, malinis ang iyong puso. At pang-walo, kahit pagwikaan ka ng masama, kahit pagwikaan ka ng hindi maganda, pagbintangan, hindi mo pinapatulan. Kung yun ay kaya nating gawin sa araw-araw nating buhay, ang sasabihin sa atin ni Jesus, beatitudo, mapalad kang tao ka, sapagkat sa lupa pa lamang ay isinasabuhay mo na ang pagiging mapalad. Walo ho, ha? Walo.
ang hinihingi sa atin ngayong araw na ito. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay at kalugdan, ang paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alahabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong May Kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpapagay sa iyong kadakilan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Aba, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tugubay ng kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa
sa tukso, ati-ati amok kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kaslan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong kanyang inanyayahang dumulog sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Buhay na ganap.
walang hanggan. Marapatid sa kapwa maging tinapay kagalakan sa nalulumbay. Katarungan sa naapi at kalungan ng bayan mo suwi. Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatitiyanay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Walang hanggan. At pagsasalo, walang hanggan. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ang pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan nang ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa ang mga minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay po nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa Osteria. Ipinapalampos ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo at sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng papalat biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, ang nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sana kat sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sama, sanak at sa Espiritu Santo,
kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. Oh, magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. Oh, dating po rin ang poon na mahabagin sa atin. Oh, magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. Sa mga gumamit po ng mga monoblock chairs, mangyari pong pakibalik po natin.